Magsitayo ang lahat sa ngala ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, class. Okay, magsiupo po ang lahat at tignan ang inyong mga katabi kung maliliban pa sa ating klase ngayon. Okay, wala. Mabuti. Bago tayo magsimula sa ating aralin, mayroon muna tayong paunang aktibidad. Isasaayos natin ang katawan ng batang ito. So, sino sa mag-volunteer para mag-ayos na ang katawan ng batang ito? Yes, Lilibet? Okay, magaling Lilibet. So, sa loob nito, mayroong mga litrato. Ating titignan, mayroong chinelas. Sa pangalawa, mayroong chok. At sa pangtatlo naman, mayroong lata. Ano kaya ang narutatudla ang nagagamit ng lata, chok, at chinelas? Yes, Janet. Okay, magaling, tumbang preso. So, ano nga ba ang larong patudla at tumbang preso? Ang larong patudla ay ang target game o larong patudla ay isang uri ng laro kung saan ang manlalaro ay sinusubong may haggis, slide, o swing ang pamato upang maabot o matamaan at madala o makuha ang target sa isang itinalang lugar. Okay, so ang example ng larong patudla ay tumbang preso. Unang namaganap ang tumbang preso sa San Rafael, Bulacan, ito ay isang larong Pinoy kung saan ang isang taya ay binabantayan ang lata na nasa loob ng bilog. Ang ibang malalaro naman ay tagahagis ng tsinelas. Ang layunin naman ng taya ay makatagal ng isang tagahagis upang ito ang susunod na maging taya. So, ano nga ba ang mga kasanayan na napapaunlad natin sa paglalaro ng tumbang preso? Una ay ang pagtudla o ang pag-target ninyo sa lata. Pangalawa ay ang magtakbo, pag-ilag o hindi mataya, paghagis ng pamato, at sa panghuli ay pagdampot ng tsinelas. Ang mga katangian naman na napapaunlad ng tumbang preso ay ang inyong pag-iisa, sariling disiplina, determinasyon, pagiging patas, at pagpapakita ng maganda sa loobin sa pagiging sports. Okay, ngayon, alam niyo ba kung paano magkaroon ng tumbang preso? Okay, magaling! Pupunta tayo sa labas upang tayo ay maglalaro ng tumbang preso. Okay, so nag-enjoy ba kayo sa paglalaro ng tumbang preso? Okay, mabuti yun. Ngayon, ano ang inyong natutunan sa paglalaro ng tumbang preso? Yes, Chuck! Okay, magaling! Sa paglalaro ninyo ng tumbang preso, naisagawa niyo ba ang mga kasalayan na ito? Mabuti yun! Okay, ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 puntos para sa inyong kooperasyon sa paglalaro ng tumbang preso. Ilalagay ko yun sa inyong pagtataya. At bago ko makalimutan, sagutan ninyo ang inyong takdang aralin. Ang inyong takdang aralin ay gumawa ng video na kayo ay naglalaro ng tubang preso kasama ang inyong pamilya o kaibigan. Isalaysay dito sa video kung ano ang may dulot nito sa inyo.